Jiggle. So first of all, I just want to introduce my name. My name is Richard Pacheco Ortiz. I am from the Philippines, from Mindanao. I live in England now for I think 6 years now. Yes, 6 years in England, and I have a partner, and yes, I am a caregiver here in England. Since dumating ako ng England, ito na yung trabaho ko. So, yan. So, yun yung trabaho ko. So, I am from the Philippines. I moved in England since 2018. And then, magsi 6 years na pala ako dito. Ano bang nagpapa-decide sa akin mag-YouTube? Well, you know what? Dahil nga yung buhay dito sa England, life in England is different. Because, obviously, Philippines is a tropical country. Easy to go out. The transportation is very easy. I have a lot of friends there. My family also are there in Philippines. So basically, everything in England is new to me. Work in a cruise ship, based in England. That was like way back 2016, I think. 2016, but 3 months lang ako doon dahil hindi ko kinaya yung trabaho. So I was decided to go back to Philippines that time, and then that was the time na I met my partner now. So yun yung parang naging journey ko throughout those years. So hindi siya easy, to be honest, but I mean yung transitioning from Philippines, from the tropical country, and then move to England, which is the weather is different. Most of the time here is like it's raining, especially winter time. It's not really easy for me, but you know what? Dahil nga mayroon tayong mga dream, kumbaga, mayroon tayong goal sa buhay na ma-achieve, gusto nating ma-achieve. So parang kalimutan na lang muna natin yung mga weather. 'Di ba? Because at the end of the day, parang syempre iisipin natin kung anong makakabuti sa atin. Iisipin natin na yung future natin, kung okay ba yung pupuntahan natin, 'di ba? Yung tatahakin natin buhay. So yung future natin ang iisipin natin. Anyway, of course, lahat ng mga kaibigan, like what I've said, lahat ng mga kaibigan at pamilya ko nasa Pilipinas. So, ako lang mag-isa dito na walang like relatives or family aside sa partner ko ngayon. And so far, for almost 6 years dito sa England, okay naman yung buhay ko. Wala namang mga problema. For 6 years ko dito sa England, may mga ups and downs. Pero I mean, ganyan talaga ang buhay, di ba? For almost 6 years nandito ako sa England, I'm happy, I'm contented so far. And syempre, andito na ako sa stage ngayon na na ako, magpo-process na ako na indefinite leave to remain, and then after that, mag-apply na ako ng citizenship kung ready na ako, and then of course if I have money for that. But of course, syempre lahat yun ay pinaghahandaan ko yan, pinagtatrabahuan ko, pinaghandaan, pinag-ipunan para kung ready na ako sa lahat, ay everything's on the go. Yun. Dito kasi sa England, wala kaming sariling bahay talaga. Sa bahay na to, mga siguro nasa 3 years na kami. We moved here from the town center. We used to live in the town centers. We moved here like the day before pandemic. Kasi nung nasa town, parang yung apartment namin doon ay talagang hindi siya kalakihan, enough for two people. But then the problem was, we don't have our own garden. So we don't really like to stuck inside the house, especially nung pandemic time, dahil syempre ma-stress ka lang, ma-depress ka lang.
So we've decided to look for the house and then we moved. Yung bahay na natira namin ngayon, we have 2 bedrooms. We have a lounge and then we have kitchen, enough kitchen for two, and then enough to accommodate visitors, like maybe 5 visitors. But hindi yun yung nangyari. Kasi normally, pag may bisita kami dito, like more than 5. Yeah, so far, maganda, okay naman, comfortably naman kami sa bahay na ito. And then we have a massive garden na talagang pwede talaga pag summertime, pwede ka kung mag-host ng party. And then we can stay outside pag maganda yung weather. Lang naman, and then later on, I will show you the town where I used to live, which is not far from here, from our place. Paglalakarin lang siya siguro mga, 30 to 40 minutes, depende kung gaano kakabilis maglakad. But then, pag car, mga 5 minutes lang. So, easy. So, yung trabaho ko din, andun sa town. So, and then, lahat ng mga kailangan ko, hindi ako malayo sa town. I like this place where we live now because it's a countryside, but then countryside na hindi malayo sa town center. Dito, maganda yung lugar, maganda, tahimik, kunti lang yung bahay, which I like. Kasi happy where I am now. So I like it because for 6 years naman, almost 6 years naman na andito ako sa England. So far naman, my partner and I, we always make sure na at least once a year na makauwi kami ng Pilipinas, makavisit doon, to visit my family, and of course, to visit our house, kaming maliit na bahay doon. So, yun talagang minimake sure namin na makauwi kami at least once a year. Yun yung parang pinag-iipunan namin lagi para mag-holiday. Free up. Hindi naman puro trabaho na lang na trabaho. Kailangan we have to spend time ourselves also na para syempre away from work. So start pala ako ng YouTube. So kaka-start ko lang mag-YouTube. And then so hopefully you guys have time to look my YouTube channel. So watch my videos if you like, if you are interested and curious. So yun lang naman ang ano ko ngayon, so far, maikukwento. So ngayon pupunta ko ng town, I will show you. I will bring para makita niyo yung town kung saan ako nakatira. Ay. So guys, andito na ako. Andito na yung Uber ko. Oh, Diyos ko, yung weather. Yan, so andito na ako sa loob ng Uber. Oh yes. Yung weather hindi maganda. 9659. Is maulan ngayon dahil nga may bagyo ata dito. So dito na ako sa loob ngayon ng Uber. So ito yung weather ngayon. Kaya meron akong payong. So ayan, so galing ako ng new company na pinag-applyan ko para kunin yung mga documents na kailangan nila. And I got it. So, kailangan ko siyang fill upan. And then, next days, kailangan ko siyang ibalik dito sa company, sa workplace. So, meron akong trabaho, bagong trabaho, kaya ito. I'm looking forward. So, now, so dadalhin ko kayo sa town na kung saan ay doon kami nakatira dati. Pasay. So ganito yung mga building dito sa ano sa town na kung saan ako nakatira. Medyo ano siya. Medyo uy, tingnan niyo yung weather ng tsaka. So may mga old houses here. Katulad nito. Grabe, hindi maganda yung weather today. Yan, so ito yung mga hotels dito sa town
na kung saan kami nakatira sa called Stratford-upon-Avon. So talagang pangit yung weather ngayon. Hindi nakisama. Pero okay lang. So ayan. So ito yung town. Part ng town. So karamihan dito sa town na to ay restaurants, hotels, pubs. Yun mga ano dito. Karamihan. Yung mga shops dito, marami dati. Kaso lang, before nag-pandemic, nung pandemic time, ayun, nagsara, ang daming nagsara talaga dito, kaya medyo tahimik yung mga shops dito ngayon. Pero paunti-unti na silang bumalik, so, okay na. So, ganito yung mga building dito. Talagang mga old building talaga. Yan. So, ayun, ang pangit talaga ng panahon ngayon. Maulan. Kaya, hindi siya masyadong, clear yung camera ko. Maklear ba? Ayan. So, ngayon naman, ay papunta ako dun sa isang shop na, kasi bumili ako ng, microphone. So, pipikapin ko siya doon. Maglakad lang ako para exercise na rin. So, dito yung town center. So, lahat ng shops dito. Dadalhin ko kayo kay Shakespeare's house. Ngayon, dito ako dadaan para makita nyo ang bahay niya. Ayan. So, ganito siya tahimik. Pag winter time kasi, ganito talaga siya katahimik. Dahil siyempre malamig, tapos maulan. So, lahat ng mga souvenir shops dito sa street na to. Yan. Kaya as you can see, talagang sobrang tahimik. Pero pag summer time naman dito, ay sobrang, sobrang busy. So, ayan, as you can see, mayroon pa yung mga paunti-unting mga turista dito, like galing ng China, Korea, so Asian countries. So, ito yung si Shakespeare. Yan. So, ito yung gift shop that they can buy everything about Shakespeare dyan sa loob. So, I'm not going inside. Not today. Kasi, parang hindi ko siya, feel ngayon. So, ito. So, this one. Ito yung bahay niya ni Shakespeare. Yan. Diyos ko, dami-dami ko ng mga pictures dito. Yan. So, ito yung bahay niya. Like, anong mga panahon niya. Siyempre, patay na siya ngayon. Yan. So, ayan. So, yan yung bahay niya sa background. There you go. So, ito yung town na sobrang tahimik. So, ayan. So, ito na nga. Dahil nga, maulan, kaya nagpayong na ako at mahangin. Ow, good luck sa payong ko. So, yan, good luck. Maya-maya, wala na to. Ow. So, dito ako pupunta ngayon. Yan. So, dito ako pick-upin yung in-order ko. Sa isang malaking shop. And after this, babalik ako ng town para ipakita ko sa inyo yung river ng town. So ito yung Stratford River na kung saan ay andito yung mga boat na meron ding pag summer time dito, yung mga boat na yan ay lumalabas yan sa river. Magta-travel. Tapos yung iba naman ay kumbaga para sa mga tourist. Hindi lang talaga maganda yung weather today. Napaka-gloomy. And also, it was raining. Dahil nga may bagyo. May bagyo dito, di ba? Kalain nyo? Kala nyo Pilipinas lang. So, yan. Napaka-tahimik syempre dahil malamig. Pero napakaganda ng
ng taon na to, especially pag summer time. Ay nako, sobrang busy, ang dami-daming tao. Hello, Ducky Ducky. Yan. Tapos may mga swan din dito, nasa kabila. Para ano. So yun yung ano, theater. Ay, ang galing mong estudyante, oh. So ito yung so yung boat na to ay parang for passenger. Hello. Hey. Cute. So ito yung mga boat na for tourist. Dito lang siya sa river. Grabe. Parang kukunti lang talaga yung taong naglalakad-lakad dito sa ngayon. So ayan, dito tayo sa maraming ano, ang daming kalapati ah. Ayan yung mga swan. Binaha yung bahay nila. Kawawa naman. Hey! Hello? Oh, there you go. So ito yung mga swan. Dito. Andito sila. Hey! Hey! Hello, hello, hello! Hello! Wala akong pagkain. Dati pwede siyang ano, pakainin, bigyan ng pagkain, pero parang pinagbawal na ata nila. Hello! Hello! Where are you going? Uy! Andito yung ibang swan. Tingnan nyo, oh. Dahil nga ano, may bagyo, yung river ay bumaha, pinaha. Grabe. So yan. Siyempre maganda to pag summer dahil clear yung ano, tubig. Balik na tayo dito dahil sobrang mahangin na. Ano kayo? Tumayo kayo kasi saan? Pinagalitan. So to yun yung, ito yung ano. So this is the river in Stratford-upon-Avon. So ito yun yung kumbaga park din nila dito. Yan. Pag summer time talagang punong-puno ito dito. So, yan. So far, yun lang naman yung maipapakita ko sa inyo. Then, the next vlog ay itutour ko din kayo sa mga pubs dito. And then, mga pag summer time, maganda talaga dito. But for now, winter time, ito lang muna ipapakita ko sa inyo dahil maraming mga nagsara na mga shops and restaurants dito dahil nga wala na masyadong customer pag winter. So yun yung theater, dyan yung mga, may mga show dyan, na ipapalabas. Yan. So ganito katahimik ngayon. O diba? Parang ako lang yung naglalakad-lakad dito. I'm home! Yun lang, so pinakita ko na yung town na kung saan kami nakatira. And then the weather obviously is not nice, but never mind. So ito na ako sa bahay na. And then yun, sana panoorin niyo yung video ko, and then kung gusto niyo naman o may time kayo, gusto niyo mag-subscribe na rin kayo. So salamat. I mean, thank you for your time to watch my video, and I hope you guys enjoy your day, and next time pag may na-upload naman ako mga video, sana panoorin nyo in the future. Ingat po kayong lahat at salamat.